Mala LeBron James pala mga idol, etong si Victor Wembanyama. Pero bago natin ipaliwanag yan, balita muna tayo patungkol sa Clippers. Ayon kay Mark Stein, Clippers are gauging Paul George's trade value and are giving real consideration daw sa pag-break up neto ni Kawhi Leonard at pati na rin ni Paul George. Ibig sabihin lang yan mga idol, in short ay nilalako ng Clippers si Paul George mga idol sa ibang mga NBA teams. Tinitingnan kung ano ang kanilang i-offer sa kanya. Tinitingnan nila kung mataas pa ba ang trade value neto ni PG-13. And well, yan ay matapos nga ng halos 3 straight years mga idol na hindi healthy ang tandem na Kawhi pati na rin ni Paul George. At mukhang nagsasawa na rin ang Clippers mga idol na paulit-ulit ganto na lang lagi, panay na lang injured ang kanilang dalawang star. And then mga idol, balita naman ni Brian Windhorst, ang Portland nga daw hindi interesado sa pag-trade sa kanilang number 3 overall pick. At itong si Damian naman mga idol, hindi interesado sa youth movement, sa rebuilding movement na gusto ng Blazers at gusto niya ngang i-trade yung pick na yon para nga sa mga veteranong makakatulong for a championship run. Kaya nga nabuo ang rumor mga idol at lumabas nga itong isang trade proposal na ito kung saan Blazers makukuha si PG-13, Clippers si Siakam, Trent Jr. at Matisse Thybulle, Raptors si Anfernee Simons, young star ng Blazers Marcus Morris at ang third overall pick na itong Portland. Sa tingin nyo ba mga idol ay fair ito sa tatlong team itong trade proposal na ito? Maganda ba ito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At ngayon naman mga idol, ito nga si Victor Wembanyama na sinabihan na mala LeBron James nga ang ganyang mentality matapos nga ng kanyang naging payag sa podcast with JJ Redick. Well, natanong kasi siya mga idol kapag sinabi nga daw na you're the best prospect since LeBron at yung iba pa nga daw tinatawag siya na the greatest prospect ever. Wala ba nga daw siyang pressure na nararamdaman mula sa mga claim na yon? At ang sagot niya mga idol, wala nga daw. There's no pressure from that. At mga idol, ang kanyang paliwanag dyan mga idol ay parang nung naging paliwanag din ni LeBron James bago nga siya pumasok sa NBA nung na-interview nga siya sa high school na ang real pressure daw ay sa buhay, sa real life at hindi nga daw sa basketball. There are many things nga daw. Halos identical mga idol yung naging sagot ni Victor Wembanyama sa naging sagot nga ni LeBron James from decades ago. Kaya naman sinabihan siya mga idol na meron nga daw siyang tamang mentality coming into the NBA na hindi nga siya nagpapapekto sa mga analysts, sa mga reports about sa kanya at ang focus niya lang talaga ay ang larong basketball. Ganyan nga rin daw mismo ang mentality ni LeBron James bago siya pumasok sa NBA and then 20 years later ganun pa nga rin daw. Kaya't magandang blueprint raw yan para sundan ni Victor Wembanyama ngayong nalalapit na ang kanyang pagpasok sa NBA. At hindi lamang yan mga idol, pati na rin si JJ Redick ay talagang humanga dito sa 19-year-old kid na ito. At napamura pa nga mga idol sa naging payag ni Victor Wembanyama na there are more things in life nga daw mga idol na talaga namang mas importante sa basketball. At ito daw ay nagdudulot sa kanya para manatili ang kanyang paa sa lupa or maging humble. Panoorin nyo itong naging reaksyon ni JJ Redick. Man, Jason. Well said. Jason. He's reached enlightenment. At matapos ngang makita yan, mapanood, marinig ng maraming NBA fans ay sinabi nila na he earned their respect nga daw. Napakagandang mentality mula nga sa isang teenager.